Good afternoon. Tuloy pa rin tayo sa ating marathon series ng 5 desktop, 7 laptop diagnosing the issue. So, ito yung desktop number 5. Yung apat. So, desktop number 5, kinabit ko na yung VGA, power cable. Try na natin yung power on. Yun, nag-power siya, no? Hindi siya kagaya ng PC number 4. Desktop number 4, hindi nag-power on. So, ayun. So, ang lumabas dito ay, ayun. Start Windows normally, all launch, startup prepare. Alagay dito, PXE can boot. O, hindi daw nagbo-boot. Anong gagawin natin? Ano mangyayari pag pinindot natin yung launch, startup prepare? Enter. Loading files. Nag-open kaya siya. Okay. Searching for problems. So, ito ang ayaw natin mangyari sa tao. Yung searching for problems. Yung naghahanap ka ng problema. Tiruin mo yung computer. Naghahanap ng problema. Joke lang yan. So, yun, oh, may lumabas na results. It's either restore. Oh, restore or cancel. So, try natin restore. Nag-attempt siya ng repair. Kasi ang mga OS, may mga ano yun eh. Meron siya mga repair kit. Nagda-diagnose din sila ng problem. Kaya-check kung ma-re-restore. Kasi pag na-restore natin yan, ibig sabihin, bumabalik siya sa state or sa time na siya ay gumagana pa ng maayos. So, let's see. So, hindi tayo nagka-cut ng video para makita natin yung ano. Kung ano talaga lumalabas sa screen. So again guys, Mike Vlogs TV, new edition. Like and subscribe. Pwede rin i-share. So yun, pindutin din ng bell para ma-notify kayo sa mga latest upload. Okay? So yun, talagang dadanas ng ano yun, ng oras na ano eh. O, oh, diba? May kumakakal na aso sa baba. So yun, hanggang ngayon, attempting repairs, isang minuto, mahigit na. Okay. It seems na hindi siya nare-repair. Wala ring error message na inilalabas. Bigyan pa natin siya ng isang minuto. Habang kumakahol yung aso, eh, hindi ko alam kung naririnig niya. Shit. Okay. Ang system nito, nag-send din ng error sa ano eh. Microsoft minsan makikita niyo. They want to send the error to Microsoft ganito ganyan. Tapos ano lang yun, hindi lang natin pinapansin. Siguro to kailangan na connect sa internet para sa automatic fix. Kasi kung meron na naka-built-in yan sa hard drive, maaaring meron na siyang result. So this time, try ko i-cancel. Current repair operation cannot be canceled. Pwede, wow. So hindi raw pwede i-cancel. So ano pwedeng gawin? Pwede ba natin bunutin? Pwede ba natin power off? Pwede naman.
immediately. Click Finish. If repairs were successful, Windows will start correctly. So, sabi dito, pindutin daw yung finish. Ito, finish daw. Pindutin natin. Ibig sabihin, meron siyang self-repair na nakasave sa hard drive. Wow! Amazing! Biroin nyo yun, nag-self-repair. So, see? Kailangan talaga may patience eh. Kanina, I almost turned the power off. So, tignan natin kung na-repair na ng sarili niyang drive itong Windows. So, ang gagawin natin dito is antayin natin kung pupunta siya sa proper screen. Ayan, pumunta siya sa tamang screen, no? Then, i-restart natin, no? Pagka naka-stable na siya. Para malaman natin kung hindi na nag re-reoccur. Oh, para malaman natin kung hindi na ulit lalabas yung kaninang error message na black screen na may nakalagay na launch repair or start Windows normally. Okay, it seems na I don't see any trouble or problem here. Ay, hindi siya na. So, gagawin natin, re-restart na natin para malaman natin kung wala nang anik-anik, wala nang problema, no? So, yun. So, hindi lahat ng diagnosis ng technician ay tama. Kaya nga sinasabi na kailangan ng patience. So, yun. Lessons learned, no? Kasi madalas, hindi siya nagre-repair. So, eto, goods na goods, nag-repair siya mag-isa. Trying to shut down na. Then we will restart. Re-restart natin siya. Malalaman natin ngayon kung lalabas pa yung same error na lumabas kanina. So, yan. May mga ano rito eh. May mga note. Yung ibang desktop. So, sana mapanood ng company nila to. Itong ating mga vlogs about kanilang mga computer and ano, desktop and laptop. Baka kailangan nila ng IT guy. Baka naman. So guys, ang tagal niya mag-log off, ang tagal niya mag-shutdown. Hindi ko na-check kung ano specs na ito, no? Pero this is a Intel i5 yung kanyang ano, processor. Intel i5. So yan, kung nakikita niyo medyo mabagal, tatanong, oh, ba't mabagal mag-shutdown? Eh, ganun talaga. Maaring depende yan sa, ano, sa capacity ng memory. So, yung memory nga, yung kagaya nung sa part 1 na pinalabas natin, naglinis tayo ng memory. Dalawa yung memory nun. Doon yung makikita yung size. Parang sa cellphone din yan. May mga memory yan eh. Kung ikaw ay naka sa PC, kung ikaw ay naka 16GB, 32GB. 16GB. Mabilis na yun. Yun lang, no? Talaga matagal siya mag-shutdown, mga, ano, mga viewers. Wala na ako tinawag kasi yung iba may tinatawag na, ano? Mga kapatid, kabro, kapadyak, mga katagay. Katagay ba yun? Katagumpay. Katagay talaga. Katagumpay. Mga ganun. Wala na, nandito na kayo. Diretso na tayo doon sa issue at repair. Ano lang tayo? Sharing lang. Sabi kong ano, sharing is caring. Kung anong nalalaman mo, share mo, baka makatulong. Oh, maaaring pinag-aralan mo yan eh.
Pero yung mga skills na ganyan, ano rin yun eh, bigay rin ni Guardian sa'yo. So, sa tagal maglagot, nangangatin na naman tong kamay kong pumindot ng power button. Kasi medyo ano na eh, no? Tagal na niya naka, ano, naka-standby. Siguro nga, pwede natin, ano, palitan ng memory or upgrade. Ito ang isa sa sample ng memory. Ano ba nakalagay dito? 8GB 2RX4. Ito 8GB to. Ito naman. Gig din siya. So, yan. O, shutting down na siya. Ano, no? Shutting down na yan, nakalagay niya. Shutting down. Tandaan na, number one na kailangan, patience. Pagka ikaw ay nagka-troubleshoot. Pagka walang pasensya, magawa mo na lang sa technician. Wala naman masama. Pwede ka naman mag-try. Pwede ka magtanong. Ngayon, kung di talaga kaya, eh, dalhin sa technician para ano, hindi masira. So, ayan, nag-no signal na. It means nag-shutdown na. Try ko naman i-restart, ha? Kung lalabas pa uli yung issue kanina o hindi na. Power on. Pag hindi na lumabas yung error kanina, it means okay na yung computer niya. Ngayon, kung lalabas pa rin yung error kanina, malalaan natin. It seems na dumiretso na. Starting Windows. Ayun. So, guys, PC number 5. Ang error na nangyari, yung ano, black screen na nakalagay is launch and repair or start Windows normally. So, ang ginawa natin, pinili natin yung launch repair. Nag-auto-repair siya dahil meron nakasave sa hard disk na file para siya ay magkaroon ng restore. Okay? Ibig sabihin ng restore, again, binalik siya sa time kung saan siya ay gumagana ng maayos. So, nirestart natin siya para malaman kung babalik pa yung error na yun, hindi na bumalik. Ibig sabihin, okay na yung computer. Okay? So, lingid sa nakalagay dito na PC can't boot, PXE can't boot. Ayun, okay na siya. Nagbo-boot na siya. So, guys, ito yung PC number 5. Ayun. Thank you ulit sa panonood. Kita-kita tayo sa next video, guys. Salamat. God bless sa lahat. Don't forget to like and share, ha? My Vlogs TV.